So yun mga kapatid, mga kaibigan, alis muna kami, mag short ride. Punta kami ng Orbiston do, Pangasinan. Bisitahin namin yung tatay ng partner ko. Right? So alis muna kami. Yeah. So yun mga kapatid, alisin na tayo. So dito kami dadaan sa itong lugar namin ay Barangay Aman Perez. Yan. So dito kami dadaan, dadaanan namin yung Makayo at mag-shortcut kami, hindi kami dadaan sa highway. So ngayon na natin gagawin ay magpapagas muna tayo. Baka kasi maubusan tayo ng gas sa daan. So yung gas natin kakaunti na lang. Mainam na sigurado. Alam natin na safe tayo sa daan. So yun, papagas muna tayo. Papagas tayo. Alright, so dito lang kayo makakita ng gasoline station sa aming barangay. So papagas muna tayo. Sana kaya yun. Ah, dito na yun. Meron ba sila dito? Ah, green meron. Papagas tayo dito. So ito yung kanilang gasoline station, yan. Maliit lang. So ano yung ano po? Green gas po. Unleaded, 100 lang. Magkano na yung isang ano nyo dito? 70? 70 to ang isang lit. 100. 100 po. 100. Ah, 100 yan. So yan. Mapagpagas na tayo. Thank you. So yun, pakat na rin tayo. Dire-diretso na tayo.
So yun mga kapatid, at nakapagpagas na tayo. So medyo bumaba na yung ating nag roll back na. So dito sa amin ang price ng so yung pinagas ko ay unleaded, bali na sa 72 pesos ang isang litro, right? Turo mo sa akin kung ano ha, mahal. Pag di ko alam yung daan, turo mo sa akin. Kalapitin mo lang ako. So yun mga kapatid, mga boss, at bago tayo mag drive, syempre unang-una safety first, helmet, gloves, dapat nakasapatos, syempre dapat nakapantalon. Pero ako, hindi ako nakapantalon dahil malapit lang naman yung pupuntahan namin. Nakashirt lang ako. So yun, at mag-pray bago umalis para mas lalo tayong safe sa daan. At syempre unang-una sa motor natin, huwag natin hayain na check natin yung motor natin kung tama yung kanyang hangin, tama yung hangin ng gulong natin. Syempre na natin kung malambot or matigas, check natin yung brake pad kung okay, tapos yung gas. Yan. So check natin yung mag ganyan, para alam natin kung wala tayong magkakaroon na birya sa daan. So yun, yun yung mga tips na dapat natin tandaan. At dagdag ko na rin nga pala yung syempre, lalo na sa panahon natin ngayon, parang medyo makulimlim yung daan. Kailangan meron tayong dalang kapote o raincoat sa atin. Dito ba? Dire-diretso lang, no? Tatanong ako, baka maligaw kami. Mahirap na. Mainaw na sigurado tayo mga boss. Kasi nga, hindi pa natin kabisado itong dinadaanan. Sabi nila shortcut na papuntang Orbis Tondo. Barangay, anong na to? Uy, malalim. Muntikan na yan na. Muntik na nagis dyan. May mga daan na ganito, lalo sa gabi, yung mga di natin napapansin na di mo alam lubak or masyadong malalim yung daan. So yun, ingat-ingat tayo lalo na sa gabi. Dapat maganda yung headlight. Binabala ko nga magpakabit ng mini driving light. So about dun sa mini driving light, siya nga pala mga boss. So yung mini driving light yun nga yung issue doon sa HPG, yung mini driving light. So wala pa namang bagong batas, CLTO, na bawal na talaga ang mini driving light. So syempre kapag mag-install tayo sa mini driving light, lalo na sa mag-install, dapat alam mo yung tamang proper installation ng mini driving light. Di ba? Kasi nga nagiging bawal yan kapag minsan may mga abusadong
na nagpapakabit, sobrang daming mini driving light o kaya auxiliary light. Kasi ang auxiliary light naman ay alam ko nasa 6 LED magka ano yun, bawat isang auxiliary light ay 6 yung ilaw. So bali kaliwat kanan yung tiga-anim, so bali 12 na siya. So dapat ang auxiliary light ay hindi sosobra sa 6 sa bawat isang auxiliary light. Sa mini driving light naman, syempre so yun, meron siyang ilaw na yellow and white ng mini driving light. Kailangan naka-proper ang pagkakabit ng mini driving light, nasa below the headlight, hindi above the headlight. Kaya yung iba hinuhuli kasi yung pagkakabit ng mini driving light nila wala na sa proper installation. So yun, ang requires naman sa mini driving light, di ba, ang ilaw nasa white and yellow. Tapos ang distance ng range ng ilaw ay nasa dapat nasa 10 meters. Yan. Hindi yung sobrang layo yung focus ng ilaw. Syempre makakabala yun sa makakasalubong natin. So dapat ganun. At ang mini driving light ginagamit lang yan sa madidilim na lugar. Dapat ilugar mo rin, hindi yung sobrang liwanag na yung daan tapos naka switch pa rin yung mini driving light, lalo na kung marami kang nakakasalubong. Syempre yun, at huwag lang natin abusuin ng paggamit para maiwasan din natin mahuli. Ganun. Yeah. So yun lang, na-open ko yung ating konting topic sa mini driving light. Yeah. Alright. Kumukulog ba? Umuulan, no? Maambon. Diyan na natin. Alright, let's go! Sure ka? Hindi yata eh. Dito tayo eh. Dito. Yan, naligaw na kami. Alam ko dito yun, sa kabila. Check mo nga yung map. So yun, medyo hindi ko talaga kabisado yung lugar dito. Highway yata yung lalabasan nito eh, no? Ay nako, may hams pala dun. Ang pangit ang dagan dito. Nako po.
Uy, marorot si Kuya. Chill lang tayo, chill lang. Oop. Painat-inat pa yung aso eh. Kabang. Wow. Alright. Bilisin natin oh. Maharurot. Mahal. Malapit na tayo. So yun mga boss, mga kapatid. Nagtatanong tayo sa partner ha, kung malapit na yung aming destination. Oy, Rosie lang malakas. Alright. So yan, basta malapit na kami sa aming destination sa Orbis Tondo area. Nako, anong meron? Meron atang parade. Parade. Nagkakas pa naman ng traffic yung mga ganito. Ibang klase dito, no? Ibang klase yung mga panya mga tao dito. Sama-sama. Doon sa amin. Halos wala kang makitang ano, nangangampanya. So yun. So about sa politika, so hindi natin pag-uusapan yung mga politikang yan. Doon lang tayo sa motovlogging. Siyempre politika eh, alam natin na marami tayong masasagasaan dyan about sa politika. So yun nga lang, traffic. traffic. Pwede na yatang dumaan sa gilid na. Nakakaabala sila. Sobrang dami nila. Hindi ko alam kung ano to. Magkano kaya binayaran nila sa kanila? Sasakribisyo silang mangampan. Ayan. Alright, nakadaan din tayo sa wakas. Ay, nakaginhawa ako dun ah. Nabahala tayo sa daan. Alright, dire-diretso na to.
Bistondo, barangay of Bistondo numero 1. Ganda. Yeah, boy. Ganda ng lugar dito, mga kapatid. Yan, oh. Yeah. Yeah. Ganda dito. Nakaka-appreciate yung ganitong lugar. Kahit dito lang sa Pangasinan, maraming magagandang lugar dito. Maraming magagandang mapupuntahan. Gaya nito. Ganda ang kalsada dito, promise mga boss. Hindi kagaya sa amin na dito talaga ang ganda ng kalsada, hindi siya tinipid. Solid yung pagkagawa. Woohoo! Ganda! Dan lang yun. Taas pala yun. Wait, ah. Ano? Wow! Pangarap ko din yun, kabig bike. Sobra. Iba na yung daan doon. Ah.
butik. Alright, dito na kami mga boss. So, lang dito na lang muna mga boss, mga kapatid. Dito na kami destination. Alright. Until next vlog. Bye bye. Baby. Bilog, mga bilog ang muka. Kaya anak. Sa pamangkin ko.